Hi guys, good morning. Meron dumating na organizer today yung in-order ko sa Lazada. So, may ayusin tayong area dito sa sala. Gawin natin today. Ayan, ito yung ayusin natin today. Ito yung ibabaw na cabinet ni Aki. Andito yung mga ginagamit ko araw-araw. Pang skincare, tapos vitamins, saka by Jessic. Ayan, tissue. Ayan, ilipat ko na sa table yung mga dapat nating i-sort na items. Ito-transfer natin sila doon sa drawer. Ayan guys, ito yung ating organizer from Lazada. Nasa around 290 ito, kasama na yung shipping fee. So, may tatlong drawers. Ayan, tapos may mga compartments sa taas. May mga slots para sa mga kanyari skincare, tapos pwede rin school supplies or office supplies. So ngayon, magiging purpose niya ay lilagyan ng mga ano ko, everyday na accessories and yung mga ipit ni Aki para ano doon, easy access sa kanyang drawer. So, siguro sa taas, mga ipit ni Aki. Eto yung dating lalagyan na ng ipit ni Aki. Nahaluan din ng mga nail cutter. So unang drawer, lagay natin yung mga ipit ni Aki. Ito. Gumagamit lang ako ng mga box na nire-recycle. Example, itong box ng headset. Ito, box ng packaging ng chocolate. Doon sa dulo. Kasi madalang naman mag-ipit si Aki. Tapos, ang supply. Yan, para easy access. Yan, sa pangalawang drawer, ito namang mga accessories, ano ba tawag dito? Mga tools, mga nail cutter. Ito, panggupit ng buhok. Ito, may naiwan na clip. Ito, mga nail cutter, lagay natin dito. Sa pangalawang drawer, lagay natin ng mga tools. Yan, mga nail cutter. Gamit tayo nito. Tapos yung extra battery. Ito sa last, yung mga vitamins. Ayan, meron ako dito ang Calciumade. Ito guys, na-clear na natin yung area. Sa tabi siya nung pantry ni Aki. Ayan. So, ilagay na natin dito yung ating drawer. Ayan, ang cute. Yung sa taas na lang. Yan lang yung natira. Itong aking toner. Dito siguro. Tapos, itong OxyCure para sa mga acne marks. Dito siguro. Or dito. Tapos, yung aming vitamin C. Itong Power C. Kasya ba dyan? Hindi. Dito na lang sa harap. Or dito. Para madaling makuha. So, alam ko may isa pang vitamin C pape. Hanapin ko kung nasaan. So, ito skincare. So, ito ilalagyan ko ng cotton balls. Yan siya sa gilid. Aming tissue at alcohol. Masakto. Yan siya. Ito, madali na itong makukuha. Hi guys! It's June 27, Sunday ulit. So, meron tayong time today para mag-organize. So, ito yung mga bagong grocery ni Papa, mga snacks ni Aki. Time na to refill yung ating snack area doon. Tapos, meron din ako mga biniling bagong mga bins or baskets from Lazada para matching na sila o para terno-terno na. Ang total nilang lahat ay $4.95. 8 na baskets na siya. Ano siya eh, merong nakaset and meron ding individual. Ito tatlong to, isang set siya, isang large, isang medium, isang small.
nasa 160 siya isa. So meron akong dalawang sets. Tapos tinry kong kumuha ng mga individual, isang large 80 pesos, isang medium 60 pesos. Kasi kung maalala niyo yung dati nating vlog, yung snack area ni Aki. Ayan siya, guys. Hindi terno-terno yung kanyang mga baskets. Kasi mga nakuha ko lang dito sa bahay yan para maayos ko na. So ngayon try natin gumamit ng matching na mga basket. Yan, meron pang paper bag nung BTS meal. Ay, ayusin natin today. Yan, wala na siyang mga laman. Yan, wala na yung Oreo, eggnog, cheesecake. Ito sa amin naman yan eh. So, ito na yung mga i-organize natin ng mga snacks. Pero bago ko lagyan ng laman yung mga baskets na yun, i-try muna natin ilagay dun sa shelf para matesting kung aling mga basket yung kakasya. Ito, sample kong dalawang medium. Ayan, tatlo yung kasya sa isang layer. Tatlong medium, isang malaki para sa mga chichirya. Nating pag-sort ng mga snacks ni Aki. So, may sariling basket yung mga eggnog, itong fudge bar, and cream o, and Oreo talaga to. Ayan. Tapos, cheesecake, cupcake, yung mga chicheria. Tapos, itong mga hindi pa na-open. Tapos, ginamitan ko na din ng lalagyan rin itong paper dolls ni Aki kasi doon din siya ilalagay. Meron pang dalawang empty na large na bins. Tapos ito, lalagyan na rin natin doon sa ano, pantry na shelf. Since may space pa doon, ilagay natin itong isang large na basket. Lalagyan na lang yan ng mga board books ni Aki kapag meron siyang dala dito sa baba. Tapos, yung mga dati kong ginagamit ng mga baskets, dyan na sila ngayon. Parang ano rin to, maliit na pantry din sa may table namin. Empty na din. Yung isa, lalagyan ng tinapay, tapos lalagyan ng palaman, then yung huli, yung mga open na snacks na hindi pa ubos. Yan na guys, yung ating final na ayos. Ayan. So, ang naging final na arrangement niya, sa taas, tinanggal ko yung large na bin. Pinagdut ko ilalagyan na namin ng flat tops at chocolate. Tapos, ito yung paper dolls ni Aki na Blue's Clues. Parang terno din siya. Tapos, itong mga folders na to, may lalagyan ng Meralco Bills. Meralco Bills. Tapos, yung bahay-bahayan ng mga paper dolls niya. Tapos, itong lalagyan nila, tissue holder from Japan Home Center. Yan ang ginawa kong lalagyan ng Bible at mga folder. Sa pangalawang layer naman, nandun yung chicheria. Tapos, yung mga snacks na hindi pa na-open. Tapos, bala ko na lang bumili ng isa pang small, yung ganito din, para dito naman. Para mahiwalay na natin yung sweet, saka sa salty na snacks. Yan. Sa pangatlong layer, yung snacks na talaga ni Aki. Yan, yung eggnog and breadsticks, fudgy bar, lava cake, saka yung cream o and Oreo. Then last, yung cheesecake cupcake. Tapos, sa huli, yung pinaka malaking area, yung mga laruan niya. Yan, mga mega box na storage bins pa din. Tapos, yan, yung mga iba niya laruan na sa mga shoebox na ginawa namin nilagyan ng toys. Then, naglagay na lang ako ng isang large na bin para nakaabang
bala ko mga board books ang ilalagay dyan. Kasi meron siyang paborito ngayon, yung solar system niyang libro. Kapag di niya ginagamit, dyan na lang ilalagay. Ayan. Hi guys! Welcome back! So today naman, after nating ayusin yung mini snack area ni Aki, mag-haul naman ako ng mga nabili kong mga damit niya. Same pa rin ang dati, binibilang ko siya ng mga sando shorts, saka mga sando pajama na terno sa Mimi and Bebe sa Shopee. Kasi yung mga items nila mura pero maganda yung tela. Ito, nagre-range yung presyo niya, 65 pesos yung iba, minsan may 70 pesos. So okay na din. Ito yung unang terno. Ayan. Watermelon. Ano to, bagong laba kaya medyo ano pa, medyo gusot pa. Ayan. Pero pag pambahay naman, hindi na namin pinaplansya. Si Aki, ano na siya, size 10. Or doon sa pinaka-Shopee na page nila, pwede kang mamili per age. Merong 0 to 6 months, 6 to 12, tapos 1 to 2, 2 to 3 years old. Parang madaling mamili. Depende na rin sa build ng katawan ng baby ninyo. Kasi si Aki medyo payat pero siksik. Kaya, sakto lang sa kanya to. Ayan, yung kapatid ko lang dyan. Kaya medyo sakto sa kanya tong 2 to 3. Medyo maluwag pa sa kanya to. Ito yung terno niya. Shorts. Saka, ang maganda dito, kasi gusto ni Aki yung shorts, hindi masyadong mahaba. Kaya sakto lang yung length nito sa kanya. Medyo lang, above the knee or sakto sa knee. Type ng tela, yung malambot talaga. Yung parang pwede siyang gawing kumot. Ayan. Kita niyo. Ayan. Yun nga lang, merong mga times na naghihimol-mol, pero madali naman tanggalin yun, lalo na pag meron kayo ng lint remover. First time kong bumili ng pajama, try natin. Kasi lately gusto na ni Aki nagpapajama sa gabi kasi ayaw niya magkumot. At least ito covered yung legs niya. Yung pantaas, ganun pa din. Same pa din na spaghetti strap. So, ang cute. Ito, kung meron ito pang matanda, gusto ko din ng ganitong print. Cute. Ito, Ali. Tapos, yung terno niya, pajama. Si Aki sa pajama, size 8. Ito yung 2 to 3 years old nila. Tapos ito. Okay. Hindi ako masyado madalas kumuha ng mga dark na kulay para kay Aki. Pero ito ang cute. May mga heart. Yeah. Ito yung nakakahiligan ko ngayon. Kasi nanonood ako ng vlog nila, Mami Heidi. Yung mga tie-dye. Ito for Aki. Tapos ako, dahil gusto ko nga ng tie-dye ngayon, bumili ako sa Lazada naman. Ito naman galing sa Waki Dye. Ito yung isang design na nabili ko. Pero ang totoo kay Ali to, sinuot ko lang ngayon. Kasi bibili ako sa kanila ng large. Kasi ito medium. Ayan, medyo fit siya sa akin. Gusto ko medyo maluwag para komportabling pang bahay. Medium nila. Sakto lang naman kaya kung aalis. Pero pag sa bahay, gusto ko mas maluwag pa. Ayan ang medium. Yun. Ang tapos, ang gamit nilang, may TV yung nasa likod ng camera, kaya nag-iba-iba yung kulay. Tapos, ang gamit nilang t-shirt is yung Fruits in Loom. Tama ba? Pa, kaya malambot naman. Medyo matigas, pero okay na din pang bahay. Kapag naman nilaban, lalambot pa siguro yan. Tiklip tayo ng mga damit ni Aki. Ito yung mga dati niyang mga terno from Mimi and Bebe. Mga cute din. Ito, paborito namin to. Bora, hey. Ayan. Ayan, tiklop tayo. Ayan. Habang tulog si Aki. So, ganyan lang. Ayan, tapos... Hindi siya kalahati. Basta ang goal ko, pag tiklop ng ganun, magiging ganito siya. Para magiging square lang siya. Ito kasi ang paghilera sa kanya, nakatayong ganyan. Ganyan na yung pantaas. Tapos yung short. Yan.
papantayin ko na sila. Tapos kung ano yung sumobra, tutupi ko lang ng ganyan. Tapos, ayan. Square na siya. Kapag pajama naman, same pa din yung sa pantaas. Pero yung pambaba, ganito gagawin natin. Itiklop ko lang itong naka, yung pa-curve na part para maging pantay siya. Tapos, alahati. Tapos, saka ko na siya ipapart ng dito. Matabang version lang. Ayan na, natapos natin tiklopin. Lagyan din natin sa drawer. Ayan siya guys. Ito yung pangalawang drawer. Ayan, ito yung baby corner ni Aki. Dito yung mga pajama niya. So, ito yung mga natanggap niya ng Christmas. Ito yung mga bago nating tiniklop. Ayan. Ito, mga ano to, kumot. Ayan. Tapos, sa taas, nandito yung mga terno-terno. Yan. Yan, merong mga space sa likod kasi yan yung space para dun sa mga sinuot niya ngayong week. Ito yung mga, walang partner. Yan. Yan guys, yan. Kaya effective yung square lang siya. Kasi na-arrange namin ng paganito. Para pag namimili kami ng susuotin ni Aki, madaling makita yung design. Ayan. Okay. Hello. Thank you. Say hi. Hi. Say hi. Cinnamon. What are you eating? I have pizza. I'm eating pizza. Wow. Pineapple? No. Yummy. Wow, what a big pizza. More pizza for Aki. Oh, we got it. Yay. Where is Daddy? Where's Daddy? Tulog pa. No, 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 no. No, no.